Actually, interesting itong survey partner, ano? Ganun pala yun, kinakategorize pala yung mga Pilipino, Dr. Guido. Kaya na, oh, pro-Marcos ka, pro-Duterte ka, pro-opposition ka, oo. O independent, ano, o ambivalent ka. Oh, nonchalant ka, nonchalant wala kang pake. Parang ganun, ano? Ganun pala yun, Dr. Guido. Well, sinubukan namin itong probe na ito noong March 2024. So, second time namin ito noong ito. So, bahagi siya ng tugon ng masa. Second quarter survey namin conducted June 26 to July 1 at 1,200 respondents nationwide. Sa US kasi, Alvin and Doris, may yung mga alliances nila nasa dalawang category lang talaga, yung Democrats or Republicans, kasi two-party system sila. Although meron sila mga independents na tinatawag, yung mga neither Democrat nor Republican, na usually siling tinatawag na parang swing voters, they can swing one way or the other. Sa atin naman, although may mga political parties tayo, may multi-party system tayo, pero hindi rin naman permanent yung mga political parties natin. May mga nagko-coalesce, may mga nawawala, nati-dissolve. So, ang sinubukan namin ay tanong kung saan family or yung power nag-identify mga respondents. So, kung sila ay pro-Marcos administration, pro-Duterte, pro-opposition, or neither, yung tawag nyo nga ambivalent or parang nonchalant. Nonchalant. Well, uh-oh. Hindi naman sa ano, baka meron din na pumipili rin naman sila, pero kumbaga parang I think si Senator Trillanes, tinawag silang parang independent. So what have you what have you found out? Mas majority of Filipinos are pro Marcos? 36% nagsabi na pro Marcos sila, pero hindi naman to majority kasi that's about 1 out of 3. And then 16% nagsabi na pro Duterte sila, 5% nagsabi na they support the opposition, 31% ang nagsabi I neither support the Marcos administration, the Dutertes, nor the opposition. And then another 11% nagsabi or hindi sinagot yung tanong. Opo, actually nagulat ako dun sa opposition, Dr. Guido, no? Pero nakakalungkot, 5% wala lang ang sumusuporta sa opposition. Well, yung 5% naman, I mean, kasi hindi rin naman well-defined yung opposition yun para sa akin. Kasi hindi naman ako yung, well, I'll be honest, hindi ako nag-frame ng question na ito. We have a team and yun yung tanong. So ako naman, support lang tayo as is yung question. May mga iba kasi yung nag-iisip na opposition is ganito. Depende rin naman. In fact, sa ngayon, yung even the Dutertes identify themselves as opposition sa Marcos administration. So, hindi ganun ka well-defined yung opposition. In fact, si Risa Robles tinanong sa X.com sa Twitter kung dapat daw sinama namin yung mga kung nag-identify ng pro-Lenny. Pero mahirap kasi kung masyadong marami yung categories, baka malito na yung mga respondents. So, you know, as is na yung question. And yung independents naman na 31%, pag isama mo sa 5%, that's 36 plus yung 11, that's mga 47-48%. Significant faction of our voters are hindi naman talagang affiliated with one or the other. Tama. Actually, I was about to ask yung 31%, mataas din po yung kinukonsidera nila yung sarili nila as independent. Ayun. Na syempre, ito naman yung liligawan ngayon ng Marcos at ng Duterte pareho, kung sakaling magsabong sila sa susunod na eleksyon, Dr. Guido. Or a third force, pwedeng yan yung ligawan nila. Kasi malaki yan 31% na kumbaga hindi pa yan naka-allocate. Wala pang may-ari niyan, kumbaga. And even the Marcos and the Dutertes, medyo organic din yung support nila. Kasi kung kumpara natin sa first quarter survey, yung 36% ng nagsabing they support the Marcos, tumaas yan nung first quarter, nasa 31% siya. So tumaas siya by 5% points. Yung Dutertes naman, 16% ngayon, bumaba siya from 20%. So bumababa yung base of support nila from 20 to 16. Yung independents or yung sabing neither support the Marcos or the opposition or the Dutertes, tumaas siya ng bahagya from 29 to 31. So medyo organic din ito mga ano natin. Pero Doc, doon sa survey ninyo, hindi tinanong kung bakit nila sinusuportahan o hindi sinusuportahan. As is yung question namin, unfortunately. Mahaba kasing survey namin. Siguro kung may, if we have enough
money to commission to or to fund two surveys, baka pwede nating dagdagan yung mga tanong natin and make a deep dive kung bakit sila nagsusupport ng ganyan. Mm-hmm. Pero as is yung question, and ang mahalaga dito, tinitingnan namin yung trends, and yun nga, yung Marcos support tumats from 31 to 36, pero yung Duterte's bumaba slightly from 20 to 16, and then yung neither, yung ambivalent, tumas from 29 to 31. So ibig mo sabihin, kung ako politiko, if I were to make a choice, kung kailangan kong mamili, saan ba ako mag-aalay ngayon, it makes sense na iaalay ko yung sarili ko sa Marcos. Tama ba? Sa ngayon. Well, practically speaking, yes. Kasi 31%, 36%, malaking chunk na yan ng votes eh. And kung hinahabol natin, kaya, local election, mas konti na lang yung liligawan natin. Kasi kukurot-kurot ka lang dito sa mga ambivalent, sa mga undecided. Yeah. Mas mahirap kung manggagaling ka sa 16%. Although, yun nga, depende rin naman. Nung 2022, malakas pa yung political capital ng Duterte. But now, it's it's lower than what it was. But again, organic naman siya. So, doesn't mean na hindi pwedeng mag-rise a new name or a new brand. I mean, there's room lagi for a new brand. And nakikita natin yan kasi nag-change, nag-shift yung mga affiliations ng mga voters natin. Mm. Oo, yung sa resulta, partner, parang across the board yung sinasabing pro-Marcos sila. Kasi sabi mo doon sa survey nyo, class A, B, C, and D, 40% ma-identify as Marcos eh. Yes, 40% sa APC. Negative Marcos, pero yung sa ABC 44% yung neither Marcos nor the meron ganun opposition. Yes, 44%. Whereas sa E, ang pinakamataas actually yung Duterte is 33%. So and then yung neither support the Marcos nor the Duterte is nasa 27% and yung Marcos nasa 25%. So mas mababa sila ng bahagi sa E. So depende rin sa class and depende rin sa region. So may regions or may mga may mga areas na mas mataas yung Marcos, obviously sa northern regions, sa Solid North mas mataas yung support nila, pero may mga regions yung Duterte mas mataas naman sila, obviously din sa mga Mindanao regions, like sa region 11 sa Davao region, 70% ang nagsasabing they support the Duterte and 23% nagsabing they support the Marcos. So Doc, one last, so pwede bang i-deduce na hindi na ubra, hindi umuubra yung paninira ng mga diehard Duterte supporters sa kay Pangulong Marcos at sa miyembro ng kanyang first family? Kasi pag tinignan mo sa social media, Diyos ko po, talaga? Durog na durog ang tindi ng tira ng mga supporters ni Duterte online kay Marcos. So does it show sa survey ninyo na hindi na ubra, hindi umuubra? I think although hindi namin tinanong, and this is just my interpretation, so wala magagalit sana sa aking opinion ko lang naman to, na yung mga tumitira usually hindi masyadong gusto ng mga kababayan natin generally ang magtitirahan, kasi yung gulo, yung chaos, it creates instability of sorts, and ang gusto ng mga kababayan natin matugunan lang, matutukan natin ng mga officials natin, mga leaders natin, yung ating mga pinaka-problema sa na nararanasan ngayon, which is inflation, yung mga goods, yung poverty, yung pamumuhay, and yung mga paninira na yan, it detracts from the main objective natin. So dapat tutok lang tayo sa ating trabaho at wala nang masama mag-criticize, magbigay ng opinion, pero yung mga personal attacks, sa tingin ko lang, sa impression ko lang, ay hindi siya nakakatulong. Thank you. Maraming salamat, Dr. Guido. Nag-overtime na po tayo. Maraming salamat, Doc. Ha? Thank you. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.